Wala na nga ang kalaman-laman tong gatas ni Maki tsaka ni Ella, kaya ayan, kailangan namin bumili. Alam nyo ba, sa sobrang dami kong ginagawa, ngayon lang talaga namin na-experience na talaga naubusan kami ng gatas. Dati kasi alam nyo naman talaga, nag-i-stock ako dito. At dahil wala na nga ang gatas yung mga bata, eto wala talaga kaming choice kung hindi bumili na sa Maydaou. Napakalapit lang naman ang pupuntahan namin, halos sa kanto lang, kaya eto, nag-tricycle na lang kami. Wala pa nga ako nabibili, eto meron ako nakita dito nagtitinda ng mga almusal. Grabe nakakatakam kasi lahat to bagong luto, talaga napakalutong pa. Papaisip na nga lang din ako paano naluto ni ate to lahat, napakaaga pa, mga alas 7 pa lang. Bumili lang ako ng konti tapos dumiretso kami sa may Alpha Mart para mag-withdraw. Diba pati pera talagang walang-wala na ako. Syempre kasama namin si Kuya Maki kapag kaganito, tignan nyo naman yung bata kung ano-ano na yung tinitignan dito. Meron pa naman silang mga tubig doon at eto, bumili na rin kami para masigurado at meron kaming stock. At syempre yung pinakasinadya namin dito yung gatas, kaya ayan, pumunta na ako dito para bumili. Ayoko nang pabalik-balik sa tindahan kapag kaganito at talagang hiyang naman ng mga bata yung gatas nila, kaya eto, bumili na ako ng 6 na box. Nakakaloka, yung winidraw kong pera, 480 na lang yung natira. Hindi ko rin alam kung anong ginagawa ni Kuya Maki dito. Tignan nyo yung bata, talaga nag-enjoy sa camera. Kung ano-ano na yung ginagawa, kakahintay sa akin. At eto na nga yung itsura ng tricycle nung pauwi na kami, talagang punong-puno siya. At sobrang saya ko naman dahil sa mga susunod na buwan ay meron silang stocks at hindi namin kailangan bumili pa. Dahil sobrang aga pa nga niyan, hindi pa kami nag-aalmusal nung umalis kami at eto pag-uwi namin, nagtimpla na ako ng coffee. Kinatamad na ako magsinangag at ayoko rin ang tinapay ngayong araw, kaya eto yung mga binili ko, gagawin na lang naming almusal. Hindi ko rin alam kung pwede bang almusal tong mga to, pero pwede na yan. Grabe kapag nakikita ko to, parang nalalasahan ko yung lumpiang toge, napakasarap. Tapos yung suka man na miss na merong pepino. Ako lang ba dito yung sobrang hilig talaga sa mga toge. Pagkatapos naman namin mag-almusal, eto naglipat na ako dito ng gatas sa mga lagay ng mga bata. At syempre dahil masipag tayo for today's video, eto naglinis na rin ako ng kwarto. Burito ko talaga yung bedsheet na yan, yung parang merong mukha-mukha na beige. Pero ayan, wala na talaga akong choice kung hindi magpalit kasi medyo marumi na. And this time, itatry ko naman gamitin etong no-lukot bedsheet na pinadala sa akin. Para silang mga naka-embossed na design na to, yan talagang kakaiba dun sa mga dati namin ginagamit. Grabe, umaga-umaga pa lang napakarami ko nang ginawa, kaya ayan, naligo na rin ako. Pagkatapos ko maligo, dun ako mag-video para naman sa trabaho or sa mga collab-collab, ganun. Habang nagsusuklay ako, merong bata ditong makulit na nagpapalinis ng tenga. Ewan ko ba, maliban kay Maki, pati si Eli, talagang gustong-gusto na lang nalilinisan ng tenga. Nararamdaman siguro nila yung kilit eh, kaya ganun. Tignan nyo, napakasaya pa ng bata. Maya-maya, ganyan yung eksena, hindi ko rin alam bakit anong ginagawa niya sa sahig. Itong anak ko kapag ka-board kung ano-ano talagang ginagawa. Sabi ko nga, eh, sana pala hindi na ako nagwalis. Lampaso niya talaga yung sahig namin dito sa kwarto. Nalabas na nga lang ako, nakita pa ng asawa ko itong mga huko ko. Sabi niya, ang pangit daw ng hugis. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya, ang pangit yung hugis. Pero para sa akin, okay naman. Inaayos niya nga dun sa gusto niyang shape at ayan si Kuya Maki nang gugulo sa amin. Parang gusto rin atang magpakuko. Fast forward, pagkatapos namin kumain ng lunch, eto nakatulog na si Kuya Maki. Napakahaba talaga ng tulog niya, mag-aalas 4 na ng tanghali, itulog pa rin yung bata. Papatugtog nga ako dito sa gilid at ayan, nagising na siya, talagang bad trip na bad trip. Kahit anong ibigay ko sa kanya, talaga nagwawala. Hindi ko alam kung kulang pa ba yung tulog niya, pero 4 na oras na yung tulog niya, ayan, muriot pa rin pagkagising. Sabi ko sa kanya, bumaba na siya kasi nagluto kami ng spaghetti. Etong spaghetti to is galing lang sa ref na spaghetti sauce na nakaredy na. Hindi namin nagustuhan yung lasa kasi hindi siya lasang Filipino spaghetti. Kaya ayaw na ginawa namin, nag-add kami ng mga paminta, ng gatas, ng all-purpose cream, tapos syempre, ng cheese. At pagkatapos namin i-retouch yung spaghetti, eto okay na siya. Para sa amin, okay na yung lasa niya. Nagsandok na nga ako dito para sa akin, tsaka kay Kuya Maki. Kung hindi nyo na itatanong ay talagang pasta lover tong anak ko, kahit anong mahaba, gustong-gusto niya. Nakikita pa nga lang yung spaghetti, ayaw na talaga akong tantanan. Kapag gustong-gusto niya yung pagkain, kahit na sinusubuan mo lang siya, okay na sa kanya. Minsan kasi talaga gusto niya siya lang mag-isa yung kumakain, ganun. At syempre, ang bagong gising na si Ella, pinakain na din namin. Mga mare, alam niyo bang naka-withdraw ko ng 20,800 dito sa Philbus? Napakaraming laro dito, pero etong stairs yung nilaro ko. Dito, kailangan mo lang mag-click sa mga blue boxes na yan at dapat lang kapag ka pumanik ka, hindi ka tamaan ng mga bato. Ako nga talagang pa-chill-chill lang dito, talaga nananalo ako. Napakaliit lang talaga ng chance ang matalo ka. Ayan nga yung 1,000 ko, naging 2,500. Hindi pa nga ako nakontento, eto nag-click-click pa. The more na napupunta ka sa taas, the more na lumalaking cash out mo. Ayan nga, naging 6,440 yung pera ko, kinash out ko na agad. Sabi ko, baka matalo pa, sayang naman tong pera. Maliban pa sa stairs, meron din dito isa yung mice. Ito naman, magkiklik ka lang sa mga boxes na yan at dapat yung makuha mo, puro gold, hindi bomba. Merong 21 na gold dyan at dapat na bomba at kailangan mo lang iwasan yung mga bomba. Okay, yun tinaya ko dito at grabe, ang bilis talaga lumaki ng pera ko. Ayan nga ako, nakikita nyo, naging 4,000 na yung 2,000 kanina, napakabilis. Bago ka dito mag-start maglaro, pwede ka dito mag-recharge. Kahit 200 pesos lang nagagamitin mong panglaro at pwedeng-pwede ka rin dito mag-withdraw kapag nanalo ka using GCash or Paymaya account. Gamit ka nga rin pala dito ng withdrawal pin. Kung gusto mo naman mag-try maglaro, pwede ka dito mag-sign up, maglagay ng email, ng password, i-check nyo lang yon. Pwede na kayo mag-create ng account. Yung link nasa comment section.